Sa hapong ito, kung maaalala po ninyo, tayo po ay nag-aaral, patuloy po natin tinitingnan sa bahagi po ng pamilya, ang pagmamanage ng ating pong negative emotions. At bilang mga magulang, we are to teach our children intentionally how to manage their emotions. Kasi po, ang emotion po ay napaka makapangyarihan. Sa totoo lamang po, napakaraming tao, napakaraming kaalaman, napakatatalino. Ngunit pagdating ho sa paghahawak ng kalapong emosyon, sila po ay nahihina at dumalagpa. Sa totoo lamang po, maging kung titingnan po ninyo si David. Si David po ay hari. Siya po ay a man after God's own heart. Alam ho ninyo, dahil lang po sa damdamin, nasira po siya. Dahil lang sa maling paghawak ng kanyang emosyon, nalaglag ho siya. Maraming tao po'y ganoon. Marami pong tao, mahusay po sila. Dami pong namatay sa kalye dahil po sa hindi tamang paghawak ng kanilang emosyon. Yung po bang nagmamanaw sila sa sobrang lang galit, sila po ay nakipaggitgitan hanggang sa nagkaroon ng barilan. Alam, yung paghandle ng emosyon ay napaka-importante. Maging sa mga mag-asawa, marami pong naghiwalay dahil po sa hindi marunong paghawak ng kanilang emosyon. Nakapagsalita ng mga salitang hindi ho nila gustong sabihin. No, minsan no, yung paggalit na galit tayo, makakapagtalumpati tayo ng talumpating hindi na natin makakalimutan sa tanang buhay natin. Kasi ang epekto po ay napakalawak. Minsan nga po ay may mag-aaway pong mag-asawa. Masasabihan lang kalang asawang mahal na mahal na maaari lang sabihin, ikaw ay walang saysay, walang kwenta. Di ba ang sakit po nun? Parang may nakaranan ganyan sa inyo. Parang tumingin agad ng ganun sa katabi eh. Kalimutan nyo na yun, nakaraan naman na yon. Pero minsan, yung mga saldang yon ay naka-apekto sa atin ng malaki. Maging ang mga magulang na sa kanilang paghawak ng kanilang emosyon, sa kanilang anak, nasasabihan nilang ang anak nilang, wala kang kwenta, ikaw ay kapareho ng tatay mo. Dandamin dinamay. Diba? Siya na lang yung anak na sinasabi, dinamay yung tatay, narinig ng tatay, nagalit sa nanay, nag-away-away, nagkahiwa-hiwalay. Alam niyo po, handling emotions is very, very important. Kaya po yan po ay dapat nating tingnan. Ngayon po, ating pong titignan, isang bahagi, na yung bagay po ng disappointments, pain, wala hong exempted dyan. Pakitingnan nyo lang yung katabi nyo sandali. Pakisabi nyo lang, huwag ka muna matulog. Wala pa tayong nasisimulan. Wala pa. Kasi alam niyo, huwag kayong magagalit kung bakit talaga bang may natutulog, aaminin ko sa inyo, meron. No, bukod sa nakapikit, yung iba po'y dilat. Kaya akala niyo lang gising. Akala niyo lang gising, kaya sinasabi ko lang, gisingin niyo lang. Alam niyo, ako po ay nakikinig palagi sa mga mensahe. Minsan akala ko rin gising ako. Kadilat. Pero walang pumapasok. Kaya kailangan niyong tapikin ang kanyang atensyon upang, wala na pala ako. Naka ninyo? Lalo-lalo na pag ang tingin niyo sa harapan ay parang palitang-paliit. At nagiging parang bula. Ganun po. Kaya magtulungan ho tayo. Now, sa hapong ito, ang ating puntitingnan is how to turn our pain. Okay. Pain, turning our pain to praise. Actually, it is a normal Christian life. It is living by faith. Nung nandun po ako sa Amerika, nag-uusap po kami magkakaibigan, sabi ko sa kanila, alam mo, my life as a pastor, as a minister, I live by faith. But the truth is, every one of us should live by faith. Kung hindi ko umuwala ho, kung mo nagtatrabaho kahit swelduhan kayo ng buwan-buwan, hindi na kayo living by faith. Hindi totoo yun. You are to live by faith kahit saan pang anyo ng buhay yan. Kasi ho, yan ang normal Christian life. Kaya sabi ng Bible, the just shall live by faith. Kanya lang ho, hindi ho naintindihan ng maraming tao ano ibig sabihin ng living by faith. Yan ho ang ating titingnan ngayong hapon. Sa Habakkuk, ito po, no, it is turning our pain to praise. In Habakkuk chapter 3, verses 1 to 19, samahan po ninyo ako. A prayer of Habakkuk, the prophet, according to Zigonoth. Lord, I have heard the report about you, and I fear. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. God comes from Teman, and the Holy One from Mount Paran. So, Selah. Yung Selah po is rest. His splendor covers the heavens. The earth is full of his praise.
His radiance is like the sunlight. He has rays flashing from His hand, and there is the hiding of His power. Before Him goes pestilence, and plague comes after Him. He stood and surveyed the earth. He looked and startled the nations. Yes, the perpetual mountains were shattered. The ancient hills collapsed. His ways are everlasting. I saw the tents of Cushan under distress. The tent curtains of the land of Midian were trembling. Did the Lord rage against the rivers? Or was your anger against the rivers? Or was your wrath against the sea that you rode on your horses, on your chariots of salvation? Your bow was made bare. The rods of chastisement were sown. Then rest again. You cleaved the earth with rivers. The mountains saw you and quaked. The downpour of water swept by. The deep uttered forth its voice. It lifted high its hands. Sun and moon stood in their places. They went away at the light of your arrows, at the radiance of your gleaming spear. In indignation, you marched through the earth. In anger, you trampled the nations. You went forth for the salvation of your people, for the salvation of your anointed. You struck the head of the house of the evil to lay him open from thigh to neck. Then rest again. You pierced with his own spears the head of his throngs. They stormed in to scatter us. Their exultation was like those who devour the oppressed in secret. You trembled in the sea with your horses on the surge of many waters. I heard my inward parts trembled. At the sound my lips quivered. Decay enters my bones, and in my place I tremble. Because I must wait quietly for the day of distress, for the people to arise who will invade us. Though the fig tree should not blossom, and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail and the fields produce no food, though the flock should be cut off from the fold and there be no cattle in the stalls, yet I will exult in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He has made my feet like hinds' feet and make me walk on high places. Ito po ay isang awitin. Ito po ay yung prayer po ni Habakkuk ay isang awitin. Kaya po pinasimulan niya, the prayer of Habakkuk, the Shigonoth. Ito po ay awitin na masigla. Talagang sobrang siglang awitin. Yung word na Shigonoth ay isang expression of a wild songs. As in, triumphal songs. Yung sobrang saya. Hindi ko po ma-express kung paano ko gagawin. Actually, di ba, naalala ko po last week si Ray Ann Fuentes, di ba? He prayed his song, right? Opening song. Sabi niya sa akin, kantahin mo naman yung prayer mo. Naku, mahirap yan. La lucha, hindi ko kailangan. Ibig ko sabihin, ganun yung uri na yon, yung kantang yon. Parang he was singing the song, and in this song he was exalting God at sobrang sayang kanta. Pero ano bang background na ito? Bakit pa ganun ang pangyayari? Alam po ninyo, ang Habakkuk, para maintindihan natin, is a prayer, a story of a man struggling with pain. He was struggling with pain. He was questioning God. So many questions with God. Alam niyo po bang, sa maraming tao ngayon, ang daming may tanong sa Diyos. Bakit, Panginoon, parang ang layo-layo mo? Bakit, Panginoon, na para bagang ang tulong mo o parang wala kang ginagawa sa aking kalalagayan? Marahil mga tanong na, Lord, bakit mo kinuha ang mahal ko? Di ba, pinagpe-pray ko siyang huwag siyang mamatay. Sa halip na mabuhay, namatay agad. Na maraming ganyan. Alam mo yung minsan tinawag pa nga ako, Pastor, pag-pray niyo na may asawa ko. Pag-pray kong ganyan, namatay. Sabi niya, Pastor, ba't namatay? Malay ko. Hindi ko nabuhay. Ano magagawa ko? Diba? Yung mga ganun tanong. Lord, bakit ganun? Bakit yung mga masasamang tao, para bagang, ba't baliktad? Ba't sila pa yung umuunlad? May mga tanong na, Lord, bakit yung buhay ko, parang sumasama? Sumasama, akala ko pa pag na-born again ako, maayos ang buhay ko. Ba't parang lumalala? Hello? Maraming tao, ganun ang katanungan. Panginoon, akala ko pag na-born again ako, nakipag-isa ako sa iyo, Panginoon, yung utang ko mababayaran, doon dumadami. Maintindihan ninyo? In fact, yun ang mga question, kahit sa Amerika, gulat na gulat ako, ganun ang kalang problema. Ang utak nila laging, recession na naman. There's another recession. Sabi ko, kawawa naman itong mga ito. Naawa ako. Isipin ninyo, ha? They can afford to pay their rent about $2,000. Yun ang rent lang nila. And they can still eat at ang daming tinatapong pagkain. And they claim to be poor. Paano na tayo?
madalas, ang renta nga natin, piso lang eh. Ibig sabihin, 5,000, 10,000, o iba, 20,000, but it's not nothing to $2,000. $2,000 is about 80 plus, 1,000 pesos, eh? Na pesos lang. May hindi na yung sabihin? Naunawaan ninyo, sabi ko, wow, grabe ito. Pinawa ka, recession, recession. Sabi ko, kawawa ito mga ito, hindi sanay nang walang pera. At tayo, sanay na sanay. But in spite of that, we have so many questions in life. And sabi nga nila, pansin niyo, yung mga questions like, alam nyo, minsan there are so many people, they turn away from God, but simply because they feel that hindi naman ata totoo ito. Sabi nila, pagka nasa Panginoon ako, maayos ang aming pamilya. Bakit hindi naayos? Hello? Lord, ba't ganun? Yung mga kaklasiko, sila Mandaraya, sila pang angat ng angat, honor student pa sila. Tapos ako, Lord, alanganin! Hindi ako nangopya. Sabi ko, by faith, hindi na ako mangopya, hindi ako mangopya. Lord, bagsak! Alam ko niyo pa yung sabihin? Ang daming tanong. Bakit ganun, Panginoon Diyos? Yung magulang ko, worship ng worship, pero kung gulpihin ako, walang humpas, walang tigil. Diba? Panginoon, yung anak ko, nag-aatin ng Jason, pero Panginoon, pagdating sa bahay, ayaw maghugas ng plato. At hindi nag-aaral. Kapag sinabi mag-aral na, nag-worship sa Lord. Ano yan? Questions na walang tigil. Kaya this pain, just for us to give, for me to give an overview, itong pain, we have to turn this into praise. Panoorin nyo yung spelling of pain. Para maging praise yan, parang napaka-imposible. Tama? It requires somebody from outside to turn the pain into praise. It is not our own working. It is not with our own strength. It is not with our own abilities. Somebody has to put something in there to turn it into praise. Anong kulang? Somebody has to put R to make it praying. The N should turn into S to become praise. And we need to put a little E to become praise. Tama? Tama ba? Ayan ang ating outline. First, we are to lay our request to God. It is being honest to God. So which involves revering God, reviewing God's work, resting in God, as in waiting in God. And then, we are to turn our nagging pains to a song. Huh? Kaya i-turn mo, ikot mo siya. Then hopefully by this, we will rejoice and we will rely on God. And then we are to exalt God forever. Naunawaan po? So pwede na kayong matulog, at least you know the overview. Now let's go and let's try to understand. You see, when pain and confusion keeps us from praising, there are things that we need to do. First, we need to lay the request to God. Alam niyo, oftentimes when we are confused, when we have so many problems and questions before the Lord, anong ginagawa natin? Minsan we try to look for people to give us an answer. Oh no, Brother Bong, ano ba sagot dito? Bakit ganun, Brother Bong? I've been applying to several works. Hindi ako natatanggap, Brother Bong. Bakit? Alam niyo, kung ako lang tatanungin ninyo, I would be so biased. Titingnan lang ito sa mukha. No wonder. Nakanaka yung sabihin. Then that would be unfair. Alam nyo, wala sa ganda ng lalaki ang panag-a-apply. Wala yan sa ganda na itsura. Minsan sa mukha pa lang, alam mo kung yung tao may yes or no, may no sa mukha. Alam nyo ba yan? Alam nyo, minsan, kahit sa pagkausap pa lang, alam mo yung mukha parang no na kaagad eh. Mukha pa lang. Kaya hindi ko makalimutan yung bata, oh. Nag-a-apply. Isipin nyo ito, mag-a-apply. Ang haba ng pila. Ang haba ng pila. Sabi niya, teka muna, Lord, bakit hindi ako matanggap nito? Gumawa ng note. Pumunta. Sabi niya, excuse me. Tok, tok, tok. Sir, excuse me. Inabot lang yung note. No, wait for your time. Sabi niya, sir, excuse me. I just want to give you this note. Okay, sir. Bye, sir. Binasa yung note. Sabi niya, don't ever make a decision without first interviewing me. Ang lupit! Ang lupit ng bata! Alam niyo, dahil doon, na-intriga yung ano, yung nag-interview, talagang hindi makadesisyon hanggang di siya nakakausap. Sabi niya, anong meron sa batang ito na hindi ko pwedeng magdesisyon? Alam niyo, dahil doon siya natanggap. Ito yung grabe, no? Hindi ko sinabi gawin niyo yan. Kaya lang punto ko, alam mong may yes na sa mukha agad eh. Hindi siya papayag. Sabi niya, unfair yung kung pag nagdesisyon ka na, ang dami pa namin nakapila. Ano niyo? E nagpe-pray siya, Lord, bigay mo itong trabaho sa akin na ito. And he had that faith. He was living by faith and that he laid his request before God. Alam niyo, sa maraming pagkakataon,
We are afraid to lay our request before the Lord. Alam nyo, kahit na tayo confused, sabi natin, Lord, nahihirapan ko pong maintindihan na kayo po'y nag-e-exist. Kasi ang dami pong naghihirap. Panginoon, hindi ko po may... Sabihin mo sa Diyos. Don't ask anybody. Don't complain to anybody. Ask God. God is very much willing to answer your prayers. Alam nyo kung bakit? Not that He will explain to you why, but simply because God is giving you an opportunity to release your pressure, to vent your pressure in life. Kasi pag sobrang pressured sa loob, sobrang stress sa loob, sobrang lito sa loob, sobrang gulo yung loob, aapektuhan ng isip. Nakita na kayo ng pressure cooker? Sobrang, pag hindi na-release yun, sasabog yun. Tuloy-tuloy lang yun, sasabog yun. Kailangan mo i-release, kaya psh, 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 psh. Naintindihan po? And God is giving us that opportunity, Lord, ma-release ko man lang ito sa manan loob ko. Kasi alam nyo, kahit may sama kayo ng loob sa ibang tao, sabihin nyo sa Diyos, Panginoon, doon ang sama ng loob ko sa mama ito eh. Lord, ang labo, kadigrup ko siya, Lord, kadigrup ko. Pero inyo, niligawan ng asawa ko, Lord. Dapat lang sabihin mo sa Lord. Naintindihan nyo yung sabihin? Instead of na mag-confuse ka, bakit gano'n ang mga Christians? Hindi. Yung mga maaari nandun ka sa elevator, nakapila ka na, tapos nakasaklay ka pang ganyan, bigla may sisingitan ka nun. Okay lang. Christian naman tayo eh. Wag! Wag mong ipunin sa loob. Sabihin mo sa Lord, Lord, siningitan niya ako, tandaan niyo yung mukha na yun, Panginoon. Hindi masama yun. Wag tayo, alam niyo, minsan masyado tayong OA, yung parang mas mabait pa tayo sa Diyos. Yung pagkaganoon, it's okay. Praise God. Pero yung loob, kumukulo na. Kumukulo na. Pag nakikita yung mukha ng tao, hindi niya mamakalimutan yon. Pag dumadaan, ayan na naman siya. Hallelujah. Ano ka ba? Magpakatotoo ka nga. Naintindihan niyo po, magpakatotoo ka. Sabi mo, Lord, bakit ganito itong tao na ito? Ako, I had several people na, parang, Lord, parang walang malasakit yung tao na to sa akin. Parang hindi totoo yung sinasabi niya. Then all of a sudden, alam mo, pagsabi ko sa Diyos, all of a sudden, when I saw the person, all of a sudden, he showed concern. Parang ko, haba, grabe, sinabi mo at least, na-release ko sa puso ko, parang hindi naman sa maloob ko sa tao. Naintindihan niyo po? May pressure ka about your boss, Lord, ba't ganito yung boss ko? Sabi mo kay Lord! Lord, ba't ganito yung kapitbahay namin? Sabi mo kay Lord! Sabi mo, i-release mo. Tingnan mo si sabi si Habakuk. Tingnan si Habakuk, Lord, kano katagal? Nahahingi ako ng tulong sa'yo. Hindi ka naman nakikinig. Panginoon, yung kaguluhan, na kahit saan ang gulo-gulo, umiyak ako sa'yo. Pero hindi ka pumarito para iligtas ako. Lord, bakit? Pansin niyo, ito na niyo sabi niya, Lord, hanggang kailan? Ito ba'y pangmatagalan na makikita ko yung kasamaan na kanilang ginagawa? Lagi ko ba itong pagmamasdan, ang lungkalungkutan, na kahit anong tingnan ko, kasiraan, Panginoon, bayulente, yung mga kaguluhan, pinalilibutan ako ng mga tao na gustong-gusto ay makipagtalo at makipag-away. Pati ang batas, wala nang magawa, wala nang katarungan sa aming mga korte. Panginoon, yung masasama, parami ng parami, kulang na ang mabuti at matuwid, wala na. Kahit sa church, yung matutuwid, wala na rin. Lord, katuloy, lahat katiwalaan na. Iyak siya sa Diyos. He was so honest before God, telling God, Lord, wala ka bang pakialam? Hello? Hindi mo pa pwedeng isumbong? Alam nyo, itong pagpapasalamat ko, yung Diyos natin, tatay. Tatay natin. He is willing to listen and just say, come on son, just speak out. Hindi siya kapareho na ibang tatay natin dito. Tay! Bakit kulang ang baon ko? Hoy, tumigil ka! Lumayas ka rito! Hindi ganun tatay natin. Ang Panginoon ganito eh. Lord, hanggang kailan? Sige anak, magsalita ka lang. Pinakikinggan kita. Sige, kailangan mo ililist yan anak. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Be anxious for nothing. Ano sabi? Be anxious for what? For nothing. Not for something or for few things. No, for nothing. As in, don't be anxious for nothing. Sabi niya, don't be anxious for anything. Sabi niya, but in everything. Something? Everything. By prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Sabihin mo. Hello?
Meron ka bang request sa Panginoon? Sabi mo, Lord, pwede ba bang patigilin mo na siya? Oh, mamaya. Sabi mo sa Lord. And sabi niya, look at this, ito napaganda. And sabi niya, let you be made known, and the peace of God which surpasses all understanding. Ayan na. The moment you begin to express your request to God with honesty, the peace of God which surpasses all understanding will be upon you. Yan ang pangako ng Diyos. Amen po. Kung gulong-gulo ka, bigla ka magkakaroon ng kapayapaan. Kahit wala ka pa naintindihang sagot. God will just put a peace in your heart. And ang sabi niya, and it will garrison your heart and mind. Yun yung salitang guard. Yun talagang ilalagyan niya yan ng bantay, babantayan niya yan, hindi makakalusot ang anumang kaguluhan pa ng isip. Naunawaan po. Sabihin mo, na nalilito ka about your husband or your spouse? Sabihin mo, natatakot ka ba, Lord? Natatakot ako sa asawa. Sabihin mo sa Lord, Lord, yung asawa ko, parang hindi ko maintindihan. Parang maraming katiks. Sabihin mo kay Lord, pag hindi nanigas yung kamay niyan, hindi makatik. Hindi naman laging ganun ang sagot ng Diyos. But you can tell God. Naunawaan niyo po, alam niyo, kayo pong mga babae, huwag kayo masyadong matakot sa ginagawa ng asawa ninyo. Dali niyo sa Diyos. Kasi Diyos hindi siya takot. Wala ka naman magagawa eh. Ano, halimbawa, may ginagawa siya kalokohan. Ano, sa kanan magaling. Maayos mo? Hindi, gagamitin pa yan. Laban sa'yo. At sasabihin niya, kaya ako nagawa yan tayo sa'yo, kasi bumangira ka. Ganun lang naman yan eh. Pero kung tahimik ka, Lord, ikaw na. Take over. Lagot siya. Take over. You cannot guard your husband 24/7. But God does not sleep nor slumber. He will look and watch. Amen po? Oh, ganun din naman sa mga babae. Ano ba, kahit sa mga trabahador ninyo. Di ba, minsan, hirap na hirap kayo magtrabaho dahil yung trabahador nyo, binabantayin nyo pa. Di ba, yung trabahador ko, baka ninanakawan ako. Lord, take over! Naku, yun din na, magugulat kayo, kawawa yung trabahador na yun, hindi makakatulog yan. Hindi agad. Pero the moment you allow God to move, God will take care. Ang problema ay natin pakipabayan ng Diyos eh. Anak, naglulok, nagko-computer, di ba? Pagdating nyo, biglang lumilipat, nagiging nag-aaraw-gawa assignment. Pagtalikod mo, naglalaro na naman. Naku, hindi mo lahat mababantayan, pero sabihin mo sa Diyos, makikita mo! Magugulat ka. Hindi mo sinasadya, bubuksan ng Diyos ang pintuan just for you to know. Because God cares. Amen? Lay your request before God. Worried ka about your dad or your mom? Bring the matter to the Lord. God sees. Ako, alam ko, nagbabago ako dahil alam ko mga anak ko nananalangin sa Diyos eh. Sinasabi ko sa kanila, pagpipray niyo ako ha. Hindi naman niyo ako mababantayan eh. Pero pagpipray niyo ako, ganun din naman sila. Noong nasa Amerika ako, nagwo-worry din po ako para sa aking pamilya. Pero pipray ako, Lord, kayo na pong mag-alaga sa kanila. Nawawala yung worry. Biglang napapanatag ako. Nagugulat ako, sa ko, iiwan yung message sa anak ko. Pa, father, kasi tawag sa akin father eh. Father, I miss you. Ganun, yung puso, tapos pipray ka, Lord, panatagin mong anak ko. Yung magugulat ka na lang, makakarinig ka ng mga mensaheng parang yung kalang luhay lumilipas dahil napapanatag sila ng Diyos. Amen po. Friends, you can bring everything to God as in you declare your questions to the Lord. Just like the psalmist said, why, O Lord, do you stand far off? Lord, why, who do you hide yourself? Or why do you hide yourself in times of trouble? Ganyan sila mag-pray eh. Sinasabi na sa Lord, how long, O Lord, will you forget me forever? Lord, how long will you hide your face from me? Sabi mo, Lord, para ang layo mo eh. Lord, ang layo mo sa akin. Hindi, alam niyo, marami sa atin, hindi na natin nakikita kasi difference yung layo tsaka hindi kasi talagang hindi na tayo naranasan ng Diyos kasama natin. Ngayon, masabi mo, Lord, ba't ang layo mo? Sabi mo sa Lord, Lord, parang wala kang pakialam. Bakit? At least, once, no, kita matinan niyo itong samis na ito, grabe ang tapang. Lord, gising! Ba't katulog? Hindi ikaw si Lord, ha? Sabi niya, Lord, tayo ka nga. Huwag mo nga ako i-reject ng habang buhay.
Bakit mo tinatago ang iyong mukha? Diba? Bakit, Panginoon, nakalimutan mo, malukot na, para akong inaapi. Grabe, no? Grabe sila magsalita sa Diyos. Hindi ito kawalan ng galang, ha? Ito ay pananampalataya na ang iyong Diyos nakikinig sa iyong damdamin. At tingnan niyo po si Habakuk, Lord, hanggang kailan? Napakabuti ng Diyos. Saan ka hanap na ganyan? Minsan kasi tinginan sa Diyos, di ba, parang, uy, huwag ka magsasalta, let the earth be silent. Pero sa loob-loob mo, Lord, labo na ito, you're unfair. Di ba? Hanggang sa hinapuno ka na, ayaw mo na. Kasi hindi mo sinabi eh. Sabihin mo. And you know, and describe your complaints to God. Tulad ni Habakuk, Lord, oh, hindi ko maintindihan. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Then why do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Lord, bakit? Bakit ang dadaya nila sa opisina? Bakit, Panginoon, yung proseso na yun, nagpaproseso ako na maayos, Panginoon, iniipit nila dahil wala ako, hindi ako, ayoko maglagay. Lord, ba't ganon? Tingnan mo ulit katabi mo. Gising ka sandali, kamo, gising. Ba't ganon? Ba't ako ginigising? Ganon ba? Sabi mo sa Lord. Naalala niyo kung bakit? Yan o, sa totoo lang, ang daming questions. Di ba, yung mga teachers, na parang, Lord, unfair yung teacher, may favoritism. Come on, guys. With this, you deepen your commitment with God and say, Lord, now that I have expressed my heart to you, you speak. You speak. So you speak with expectation. Look at Habakkuk. Sabi niya, after expressing his heart to God, sabi niya, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what he will say to me and what answer I am to give to this complaint. Linaw, no? Lord, aabangan ko na yung sagot mo. Dahil naniniwala ko, nakikinig ka sa akin, aabangan ko. Sa maraming pagkakataon, reklamo tayo na reklamo, pero hindi tayo nagtitiwala. We are not living by faith that God hears us, that God is listening to us, and God will answer. Naunawaan po, na wala tayong expectation. Alam niyo, kung meron po akong pagpapasalamat sa Diyos, hindi po ako mabait na tao. Hindi ako perfect na tao. Isang bagay lang naintindihan ko, it's only by the grace of God that I made acceptable before His presence. Dahil hindi po yun sa sarili nating gawa, kundi sa biyaya lang ng Diyos. Kung meron po akong pagpapasalamat, pag nagpe-pray ho ako, naniniwala po ako, sasagutin ako ng Diyos. Naalala ko sabi ni George Foreman, as the oldest heavyweight champion at the age of 45, nung siya po'y makikipaglaban, sabi ganun, the former heavyweight champion. At sasabi niya, and the new heavyweight champion. Idudugtong niya. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kung hindi rin lang naman ako mag-expect na mananalo ako dahil sa Diyos, ba't pa ako lalaban? Oo nga naman. Di ba? Ba't ka pa sasali sa labanan kung hindi ka na mag-expect manalo? Maraming ganyan, di ba? Mga anak natin, misa sasali sa competition, hindi naman lang in-expect manalo. O ba't sa competition? Wala lang, katuwaan. Ano ka ba? Kung lalaro ka, expect mo manalo ka, itodo mo na. Di ba? Ganun din sa bagay ng Diyos. When we do something, let us expect that God answers. Kasi God honors faith. And that is the, ano kumbaga, currency sa heaven. Di ba? Without faith, it is impossible to please God. Yan ang exchange ng ano natin usapan. Kumbaga, meron tayong deal. O yan, faith. Faith to faith. Tama? Naintindihan po natin? Lord, naniniwala ako sa iyo. Ito. You trust, you believe. Amen po? Now, tingnan niyo po sa verse 2. Kasabi ng Panginoon, write down the revelation. Oh, grabe ang Diyos. Sulat mo. Nag-e-expect ka, sulat mo. At yun talaga ang Diyos na sagot. You know why? God is giving Habakkuk an anchor. You see, God does not owe us any explanation. He does not owe us any parang yung bang i-laid, for Him to lay down everything, every plan He has. Wala siyang ganun. Wala, kasi Diyos siya eh. Tama? Pero ganun pa man, He will give us His promises as an anchor no, sa ating pong kalalagayan. Sabi niya, write down. Ano yung anchor niya? The Word of God. Bigyan ka niya. O yan, oh. Alam niyo, amazing ang Diyos. Hindi ba kayo natutuwa? Sino sa inyo may Bible? Pakitaas ang kamay. Huwag kayo mahiya. Ayan. Sino sa inyo walang Bible? Huwag kayo mahiya. Taas silang kamay niyo. Wala kayong Bible. Yung may mga hindi nagtaas kanina eh. Bakit taas ang kamay? Okay. Sino nakakalala sa kwento ni Ayman?
mukhang basang-basan niyo ang Bible. Kasi, alam niyo, kasi ito lang yung pinakasandata natin. Naalala niyo ang Panginoon Jesucristo? Naalala niyo ang Panginoon Jesucristo when he was being tempted? Ano sabi ng Panginoon? It is written. Ano sabi ng Diablo? Turn this stone into bread. Ano sagot ng Panginoon kagad? It is written. Man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. May sagot agad kay Diablo. Atras eh. Mm-hmm. Eh, di ba? Ahas na. Atras siya. Tapos sabi, dinala naman siya sa tore. Sabi ng ganun, magpakatihulog ka. Naalala mo, it is written, sabi ng Diablo, gumamit ang Bible, that he will give his angel charge concerning you, that he will not let your feet to stumble. Aba! Sumasagot na may Bible na rin, ha? Pero out of context. Kaya alam ni Lord yun. Tayo naman siya, sabi ng Lord, it is written, thou shalt not test the Lord thy God. Grabe ang Diyos. May, eh, kung tayo kaya humarap sa Diablo? I think it is written. Lord, I think it is written. Ha? Satan, I think. Ano ka? Hindi pwede, I think ka dyan. Naku mo, hindi may pwede. Kasi paglalaroan ka niya. O kaya, iba naman, sabi niya, oh, sabi ni Brother Bong, ha? Sino si Bong? Pakialam ko dyan. Na, sabi, oh, hindi, ayaw mo si Brother Bong, si Pastor Peter. Pagtatawa na, kalaan naman Diablo. Sabi niya, sino si Peter? Sabi niya, yung salita lang ng Panginoong Diyos ang kanya, igagalang. Hindi yung sinabi ko. Naintindihan niyo po yung sabihin? Kaya ito, sabi niya, kaya the righteous shall live, not, yung faith is not in faith, but in God, in what God says. Kaya si Naaman, balik tayo kay Naaman. Kasi marami, hindi alam, si Naaman, di ba lumapit siya kay Elijah, sabi niya, kaya pagalingin mo, may ketong ako eh. Minsan kasi, ang tendency natin, sabi niya, oh, sige, magpakalubog ka sa Jordan River ng 7 beses. Bakit naman sa Jordan River? Ang dami namang magandang river dyan. Ang sabi niya, eh, kayo naman sir eh, kung sabi niya, ito gawin niyo, gagawin niyo para gumaling lang kayo, di ba? O sige na. Paglubog na ganyan, siyempre ina-expect mo, paglubog mo, may mangyayari naman. Tama? At least yung sugat, uy, lumiit nga. Effective, ha? Isa pa. Uy, lumiit. Naubos. Eh, hindi. 1, wala. 2, wala. Abay, lukuhan na ito, ha? Di ba parang sa doktor yan? Pagka, ano ka, gusto mo may epekto ka agad, eh. Gusto mo may mangyari agad, tama? Ngayon, pag wala nangyari, ay, hindi ka nababalik sa doktor, feeling mo. Niluloko ko nito. Eh, ganito rin yan, sabi niya. Tatlo, apat, wala pa rin. 5, 6, ayoko na. Feeling mo, sayang, isa na lang. Eh, wala naman nangyayari, 6 na eh. Sana man lang, nabawasan man lang na isa. Ay, wala nabawas. Buo pa rin, ketong pa rin. Nakuha niyo? Pero yung pang-7, paglabas, wala na. Kasi you are not to judge or make conclusion out of what you are seeing now. But you are to base on what God says. Naintindihan niyo po? Ano ba sinabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, isang araw lilipulin ko lahat ng masalamang yan. Relax ka lang. Hintay ka lang. Kung hindi mo man nakikita ngayon, relax ka lang. Kasi kung magmamadali ka, sasama ka sa kanila. Gusto mo? Nakuha ninyo? Ang sabi ng Lord, ito, amazing ang Diyos. Sinulat niya yung kanyang sasabihin just to make sure na meron kang basis. Lord, sabi mo, ito, sabi mo, nakuha niyo? That's your anchor. Lord, sabi mo ito eh. Dahil sinabi mo ito, gagawin mo ito. Sample lang. When I started in a ministry, talagang ako ho, by faith po ako. Ibig sabihin, wala akong sweldo. So from day one, when I started in a ministry, wala akong sweldo. E di, sabi lang ng Lord, nabasa ko sa Bible, mas masahol pa sa di mananampalataya ang mga tatay na hindi nagsuprovide ng pangailangan ng kanyang pamilya. Mabuti, masama na utos. Oh, sabi ko, Panginoon! Sabi mo, masahol pa sa... Eh, mananampalataya ako, kaya kailangan, Panginoon, mapakain ko pamilya ko, ha, please, at mapaaral ko. Hindi ako papayag, ayokong dumating ang panahon, nung tinawag ko ng Lord, ayokong dumating ang panahon, nasusumpain ako ng mga anak ko na hindi sila nakapag-aral dahil wala akong pera at sasabihin ko, kasi anak, naglilingkod ako kay Lord. At ako'y by faith. At ang faith ko, hindi kasi ang pamasahin mo. Ganun ba yon? Hindi ako pamayag sa Lord. Kaya sabi ng asawa ko, minsan sasabihin, sweetheart, mag-i-enroll ang mga anak mo, itong pamasahe. Ganun ba? Okay. Kailangan? Mamaya. Ba't yung masinabi? Dahil kailangan bukas. Okay. Meron po akong prayer room. Pagpasok ko doon, Panginoon, ito sabi mo. Sabi mo, ikaw ang kakalob. Kaya Lord, bigyan mo ako. Hindi ako tatayo doon hanggat walang anchor or any promise that God gives me. Pag sabi ng Lord, my God shall supply all your needs. Pag sabi niya, yes Lord, tayo na ako, trabaho na ulit ako.
Hindi ko na iisipin patungkol sa tuition fee. And God will take care of it. Magsabi ang asawa ko, asa na? Relax. Naku, ano yung sabihin? Pagdating unang araw, hindi pa ho nag-fail ang Diyos. He never came delayed. As in, He was always on time or even advance. Because God is true to His Word. Yan ang anchor. Kaya ako nung sabi ko, Lord, itong maman to, hindi ako patutulugin ito. Kanya lang sabi ng Panginoon, the wicked has no rest. Kaya pasok ko sa CR, sabi ko, Lord, sabi mo, you give even to those who, to your beloved even in their sleep. So Lord, patulugin mo ako, I need sleep. Kaya pagdating ko doon, tulog ako. Kaya lang, hinagsasalta pa itong maman to eh. Ano, makabastusan naman yun, nagkikwento yung tao, excited, pag tinulugan mo. Parang, hindi ka pareho mo. Naiya naman ako para inaako sa hangkitang natutulog habang nagsasalta ako. Pero sige lang. Pero sabi ko, Lord, talaga antok nga ako. Pero nakikinig ako intently. Nakikinig ako parang, kasi importante yung tao eh. At saka, kahit sino yan, kahit ka pakinggan mo yung sinasabi. Biglang, habang nagsasalta, biglang, nakatulog. Sabi ko, okay ta. Lord, thank you. Tulog na rin ako. Nakuha niyo ba yung sabihin? Tulog na rin ako. Kasi ganun talaga ang Diyos eh. Kasi ang Diyos, pag sinabi niya, gagawin niya naman eh. He'll take care of you. Amen po? Amazing ang Diyos. And look at this, sabi niya, look at the word, the anchor. Sabi niya, the righteous shall live by faith. Anak, ito siya sabi sa'yo. Just believe. If you believe, take it wholeheartedly. Huwag ka na magpabago-bagong isip pa. Kaya yung faith na yun, pag sinabi mo, Lord Jesus, let you be my king, ibig sabihin, totohanan na to, Lord, todo na ito. Hindi yung king kita ngayon, bukas hindi, hindi ka nagtalaga naniniwala. Nagsinabi mo, ikaw na ang Panginoon ko sa buhay, Panginoon mo na siya talaga. Ibig sabihin, dahil nananampalataya ka, wala nang talikuran nito. Naunawaan po ninyo? Parang nung nag-asawa kayo, ikaw na ang aking asawa sa hirap at ginhawa. Kaya ako nung nagkinasal ako, hindi ko sinabi yung hirap sa ginhawa. Sinabi ko, habang panahon. Wala na, ayokong isipin yung hirap, ayokong isipin yung ginhawa. Inisip ko, basta magkasama tayo, commitment yan sa Lord. Nakuha nyo? Para kung ano man mangyari, hindi ako aalis sa'yo. Ano yung mangyari? Diba? Naintindihan nyo? Kasi faith yun eh. Alam nyo by faith yun? Kasi ibang tao sabi niya, di ba? Till death do us part. Di pa nagtatagal eh. Naghiwalay na. Bakit? Anong kasing faith yun? Hindi faith yun. Fake. Naunawaan ninyo? Ang faith kasi, tuloy-tuloy yan. Kaya live by faith. As in, every moment you live by faith. Every moment. Kaya sa Bible, wala naman talaga yung faith. Ano ibig sabihin? Faithful. Tuloy-tuloy. Faithful to the end. Tuloy-tuloy. Kasi ang Diyos mismo, ang author of faith. And He is eternal. It cannot be intermittent. Naintindihan po natin? Kaya kapatid, you may think you're a Christian, but that doesn't mean that you have faith in God. Sa totoo lang, you may also believe, just like the devil, that he believes that God exists, pero he does not live by faith with God. Kasi sa kanya, sumuway siya sa Diyos eh. Humiwalay siya, kaya itong ganyang sa kanya, God prepares a place for him in eternity. Type mo. Kaya daming tao, hindi na maranasan yung totoong biyaya ng Diyos, yung tagumpay ng Diyos, kasi hindi naman sila nabubuhay sa totoong pananampalataya sa Diyos. Sakala lang, Lord, I receive you. That's it. Pero walang totoong paggalang at pagkilala sa Diyos na dakila at buhay. Naunawaan po natin? Hello? Pakisahe mo sa katabi mo. Live by faith. Kaya sabi ho ng Biblia, tinima, behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by faith. Pansin nyo, kasi ang mayabang na tao, they will not think, iisipin na lagi na, hindi, kailangan gumawa ka rin para you can achieve something. Yabang ka eh. Pero ang totoo niyan, you cannot do anything to please God. It is only by His grace. It is only by His strength. It is only by His righteousness. That's where you can honor and please God. Wala yan sa sarili. Naunawaan po natin. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya.
kung hindi sa pananampalataya sa Diyos? Yung bang, yung ay naisip mo, Lord, kanyari, di ba, sabi natin, mag-gather kayo ganyan. Uy, ikaw na mag-lead ng prayer. Ayoko, hindi ako marunong. Eh, talaga hindi ka marunong, tumigil ka. By faith yun eh, lalapit ka kay Lord eh, by faith. Tama? Di na yung sabi sa Galatians, now that no one is justified by the law before God, is, sabi niya, for the righteous shall live by faith. Hindi ka naman ma-justify dahil sa sinabi ng law. Oh, ito, do not. Sabi, hindi. Sabi ng Lord, anak, it's done. Nagawa ko na. Do you believe? Now, if you do believe, come, walk with me. Come. Di ba? Kaya ang invitation niya, come, those who labor and heavily laden. Hindi niya sinabi, no, do this, do that. Hindi ganun. Halika. Take my yoke. Halika. You walk with me. Hindi sinabi, you serve me. No, you serve with me. You cannot do it alone. Naunawaan po? For we walk by faith and not by sight. Alam niyo itong pangako ng Diyos, ano? Kapag may pangyayari sa buhay natin, friends, if you believe, sabi ng Lord, ito lang, sample lang. Husbands, for example, wives. Sabi ganun, submit to your husband. Di ba? Even if he does not believe in the word, by your virtue, he might come, tama? To the Lord. Masin niya, yung sinabi niya ganun, Lord, mangyayari ba yan? Basta gawin mo lang. Bahala na si Lord. Wag mo, eh, kasi Lord, kasi Lord, para na akong ututo eh. Sinusunod ko na siya eh. Pero mabuto, Lord. Na? Amin, Lord, wag mong husgahan yung pangyayari sa nakikita mo. Husgahan mo ayon sa sinabi ng Diyos. Para yung si Naaman, naalala si Naaman? Sabi ni kay Naaman, kasi may ketong siya, magpakalublob ka sa ilog ng Jordan. Tama? Nang 7 beses. Hala? Ba't ako doon pa? Ang dami ng ilog dyan? Ang dumi-dumi noon? Sabi niya, eh, kung pagagawa ka ba ng ibang bagay, gagawa ka ng dakilang bagay, alang-alang lang dyan, siyempre, hindi gawin mo na. Kung ikaw si Naaman, paglublob mo, siyempre, paglublob mo, ina-expect mo, may mangyayari kahit konti man lang sana, di ba? Paglublob mo, ay, tanggal na isa, totoo nga, dalawa na, tatlo, eh yun hindi, paglubog na isa, wala nangyari. Nalubog ng wala nangyari. Lumubog ng tatlo, wala pa rin nangyari. Lumubog ng apat, wala pa rin nangyari. Hindi na ito nakakatuwa. Niloloko niyo ako. Ituloy mo na. Sige, lima, anim, wala pa rin nangyari naman. Biglang, sige na nga, pito naman eh. Pag pito, pak, wala. Isipin niyo kung ikap, katlo pa lang, sabi niya, wala nangyayari. Hindi totoo to. Kahit man lang sana lumit yung sugat. Di ba? Kung totoo to, kahit naman lumiit, okay? Oh, lumilit, totoo nga, may nangyayari. Di ba ganun din naman tayo pag nagpapagamot, punta tayo sa doktor, haba, effective yung sinabi ng doktor, may nangyayari, naramdaman ko agad eh. Pero kung wala nangyayari, wala yan, malabo yan, hindi ka na babalik. Tama, mali. Ganun na nangyayari madalas tayo sa Panginoon. Nangako ang Diyos, sinabi lang sa Panginoon, wala nangyayari. Lord, 3 taon na, wala pa rin nangyayari ha. Ba't ganun? Alam nyo, magugulat ka, ang Diyos hindi naman titigil eh. Sasabihin at sasabihin niya pa rin sa'yo. Halimbawa lang, sino dito ang may financial problem? Huwag ka naman tatas ang kamay, sa loob-loob lang. May financial problem. Pinagpipray mo na, Lord, grabe na to. Alam niyo, tanungin niyo rin ang Panginoon, kasabi niyo, Lord, bakit nga ba? Bakit nga ba, Panginoon? Bakit po may plans? Alam niyo, mayroon ako isang kaibigan, sabi ko sa kanya, alam mo, Ate Bong, grabe yung ano, wala talaga eh. Hirap na hirap ako. Sabi ko, nagtitiwala ka ba sa Diyos sa iyong pinansyal? Oo, Brother Bong. Binibigay mo ba kung anong nararapat sa para Panginoon? Kailangan ba yun? Kailangan ba yun? Eh, mayroon naman siyang pera na ah. Eh, sabi niya eh. Sabi ng Panginoon, subukan mo ako rito. Alam niyo, gulang-gulat ako sa Fresno. Meron pong magkapatid na Rogers ang apelido. Sinalantaho yung kalapong sakahan ng bagyo. Wala ho, sira na ho lahat. Iyak sila. Dumating ho yung kanilang pastor. Sabi ng pastor, wala na ho. Ubus na. Alam mo ho ninyo, yung pastor na nalangin, sabi niya ho sa magkapatid na Rogers, yung Adrian, tsaka, sabi niya, Lord, sabi niya, hindi pa nawala lahat. Mamina lang, lumuhod. Sabi niya, Lord, ito po ay matuwid ng mga anak ninyo at nag-iika po. Panginoon, sabi ninyo, you will rebuke the devourer. I rebuke the devourer now in the name of Jesus. Umalis na ho yung pastor.
After 3 days, yung pong mga tanim na sad-sad na, biglang tumubuho ulit. Tumubuho ulit. Alam nyo, pagpunta ko sa LA, kinikwento ko ito sa kaibigan ko, pare, gusto ko pumunta sa Fresno kasi dito may kwentong ganito. Ewan ko kung kailan to nangyari, pero nabasa ko ito. Sabi niya, si Uncle! Ano-ano ka mo? Tito ko yan! Sabi niya, totoo yan! Ang totoo niyan, nung sadsad na, alam mo, ngayon, maniwala ka sa hindi, nag-donate yan sa Bible School, nagbigay yan ng gantong halaga, at pati bahay lang, may swimming pool pang laki-laki. Punta tayo doon isang araw. Sabi ko, talaga? Sige, babalik ako, pumunta tayo doon. Excited ko malaman, kasi tito ko talaga yan. Uncle ko yan, isipin mong makita ko yung kamag-anak. Ang liit ng Amerika, no? Eh, nabasa ko sa tuwa ko, di ba, naalala ko si Vince Burke, nagsalita dito, ay, hindi dito sa umaga, tapos kanyang yung Brooklyn Tabernacle. Alam nyo, yung mga kasama ko, sabi niya, been praying na makapunta ako doon. Hindi nila alam, dahil sumama sila sa akin, hindi nila alam, doon ako atin ng service nung unang linggo, sa Brooklyn Tabernacle. Sabi niya, piruin mo yan! Tuwag-tuwa ako, pinalalangin ko sa Lord, makita ko lang, sinama mo kami! God is so amazing! Amen po? Huwag mong tingnan yung pangyari. Tingnan mo yung gagawin ng Diyos na pinangako sa iyo ayon sa kanyang salita. Naintindihan po natin. Anong pangako ang hawak mo? At imagine this yung salita ng Diyos, 7,000 promises. Anong pangako hawak mo? Alam sa maraming Christian, ang hawak nila, John 3:16 lang. Akala nila yun ang sapat. Pag na-ambush ka, wala ka ng bala. Patay ka. John 3:16 lang dalaw mo eh. Ang dami pang bala. May 17 pa, may 18. May 19 din. At 20. Naintindihan niyo po? Kaya mayroon pong pastor in-interview sa, sa embassy. Sabi niya, are you a pastor? Yes. Do you know John? Oh, agad-agad. For God's love, no, 17. Huh? Hindi alam niya 17. Kawawa. Naintindihan niyo yung sabihin? Kaya nilalaro tayo ng demonyo eh. Kasi ang demonyo, pansin ng Panginoon sa Kristo, tinutokso siya. Ano sagot ng Panginoon sa kanya? It is written, man shall not live by bread alone, but with every word of that proceeds out of the mouth of God. It is written, thou shall not test the Lord thy God. It is written that thou shall not worship any other God but Him. Amen po? Pag hinarap ka ng Diyos, ano sagot mo? I think it is written. Okay, sabi mo, pagdating ng Diablo, sabi ni Brother Bong. Ang pakialam ko sa salta ni Brother Bong. Siya pa si God? Ay, oo nga pala. Si Pastor Peter. I don't care. What I care is the Word of God. Hindi na yung sabihin? Can we walk by faith? Kaya sabi ni J. Hudson Taylor, not a great faith we need, but faith in a great God. Hello? Kaya sabi ni Bible, so faith comes from hearing. Hearing, what? The Word of Christ. Lagi mong, huwag mong pagsamaan. Ang sabi ng Lord, ito sabi ni Ruth Bell Graham, sabi niya ganda-ganda, I lay my wise before your cross in worship kneeling, my mind too numb for thought, my heart beyond all feeling, and worshiping realize that I, in knowing, you don't need a why. As you worship the Lord, with these words, Lord, sabi mo ito eh, I revere you. I respect you. As in Lord. Kaya sabi ni Habakuk ko, sabi niya, oh Lord, I have heard your fame. Balik siya sa Diyos. I stand in awe of your deeds, oh Lord. Renew in our day, in our time. Make them known in wrath. Remember mercy. God came from Teman, the Holy One from Mount Paran. His glory covered the heavens. Ano siya sabi niya? Ang sasabi niya ito, God, you're awesome. I stand in awe. God, you are merciful. Lord, in your wrath, remember mercy. Lord, you are imminent. God came. Lord, you are holy, the Holy One. You are glorious. You are praiseworthy. You're filled with splendor. You are powerful. How do you see your God in your situation? Ano tingin mo sa Diyos? Is He really powerful? Is He really awesome? Is He really glorious? Di ba? Anong tingin mo? Kaya alam niyo, nagulat ako. I'm watching people even in the time of worship. Minsan alam niyo, kahit pagkanta pa lang, God is not looking for good voices. He's looking for heart.
that truly sees His greatness. Pagkanta pa lang eh. Di ba? Pagkanta pa lang, ipagsabi pa lang, Lord, You are glorious. Parang glorious. Lord, yeah, Gloria. Napaka, oh, the glory of Your presence. Diba? Pagkanta mo lang, alam mo, Lord, Your glory is indeed. Diba? Nakikita ko, pinanon ko iba, alam ko na kagad kung nasa ng puso eh. Oh, the glory of Your presence. We, Your temple, give You reverence. To our rest. Tilalaro pa yung bata. To Your rest. And be blessed by Your praise. As we glory in Your embrace. Hello? Oh, Your love. Nahonin nyo? Don't just sing songs. You worship God. Revere God. Kaya alam nyo, may miracle na ginagawa ang Diyos. Kaya iba ho, nagwa-worship, may sakit, biglang gumagaling eh. Iba ho, daming kapaguran, daming problema, biglang binibigyan ng wisdom ng Diyos, ng sagot, because they see God. They have an encounter with God. That's how you turn your pain into praise. You encounter the awesome, glorious, powerful God. Who is God to you? Yan ang tanong sa atin eh. Sino bang Diyos sa'yo? Kaya ho, alam nyo na kagad, pag wala ang Diyos, ang layo. Hey, the Lord reigns. He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty. Kaya pag, alam nyo ba, yung kwento ng majesty, when they sang that song, majesty, tayuan yung mga tao, hindi nila maintindihan. Bakit? Kasi when the queen enters with her majesty, we stand. But as we worship the Lord, can we not stand all the more? Doon mo naintindihan yung puso sa Diyos. Kaya anong epekto sa'yo? He will have no fear of bad news. Bakit? His heart is steadfast, trusting in the Lord. Because the moment you have an encounter with God, paano ka magdududa? Kaya si Abraham, when he saw the glory of God, kahit kauna-una niya para nakita, ang tanda niya na 75 years old, sunod siya sa Diyos. Kasi glorious ang Diyos eh. Glorious ang Diyos. As sabi niya, as the heavens are higher than the earth, so are my ways. Bigla ka nang submit, Lord. Indeed, Your ways are higher. Biglang tanggal lahat ng wise sa buhay. Amen po? Kaya sabi niya, you review. Try to review what the Lord has done in your life. Try to review what the Lord has done in Israel. Try to review what the Lord has done to those people who believe in God. Try to review. Remember how God worked in their lives. Remember how God saved you. Remember how He died on the cross that to give you new life. Remember. Review. Kaya ho, binabalik-balikan. Kahit sa aking personal na buhay, when I'm down, I look back and say, God, I remember You did this to me. I remember You did this to my wife. I remember You did this, oh God. Ang daming miracles. Naintindihan po. At magugulat ka, God will show you new and wonderful things. Alam mo, sunod na ginagawa ng Panginoon Diyos, there you rest. Ang sabi niya, tingnan niya sa Habakkuk 3, I heard and my heart pounded, my lips quivered at the sound, decay crept into my bones and my legs trembled, yet, sabi niya, takot na ako, I know God will fulfill His word, I know God will fulfill His judgment, I know God will bring this terrible judgment into my life, I was afraid, and yet, I will wait patiently for the day of calamity to come on the nations invading us. I'm afraid because God is preparing the Babylons to destroy this country. Yet I will wait upon the Lord, for I know He will defend us. I know He will take care of us. I know He will accomplish His word to us. I know and I will wait. Amen? Hintay ka lang. Relax. I wait for the Lord, my soul waits. Kaya pagdating sa Habakkuk, sabi pa sa inyo, sabi ng Lord, though it linger, wait for it. It will certainly come. It will not delay. Amen po? Hindi ho madi-delay. Now from then, turn your nagging pain to a song. Kaya sabi ni, tinignan po ha, we begin to rejoice. Alam nyo, ang kanilang major source of income sa Israel ay agriculture. Tinan nyo yung words ni Habakkuk, though the fig tree does not bud. Kayo ba, gusto nyo ba yun? Magtatanim kayo, wala kayong aanihin? Ang sabi ganun, and there are no grapes on the vines. Though the olive crops fails and the fields produce no food,
Though there are no sheep in the pen and cattle in the stalls, ano sabi niya? I will still rejoice. Yet, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Sarap, no? Naintindihan niya na kagad ang Diyos. Kaya sabi niya, Lord, magpupuri na lang ako sa iyo. Instead na mag-doon ako sa pain, kakantahan kita, aawit ako sa iyo, because I rely on you, O God. Alam niyo, gusto ko lang pong i-share ito sa inyo. In fact, nagulat po ako kasi nung si Darlene, ewan ko kung familiar po kay Darlene, nung si Darlene po ay dugmog lagumog sa dilim noong 1993, hindi na ho niya makayanan ano pong gagawin niya sa buhay. Kilala niyo si Darlene Sheck? Di ba? As he was worshiping, sabi niya, Lord, hindi ko na po alam. Then she read Psalm 96. Alam niyo kung ano nangyari? Nung nabasa niya ho yung bigla ho siyang napasulat ng awitin. At itong kanta niya, My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Sabi niya, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Ang sarap! Yung pain niya, sabi niya, pagbasa niya lang ng Bible, Lord, kinausap na siya. Dila siyang kanta sa Diyos. He anchored in the Word of God. Alam niyo po, meron po isang lalaki, si Don. Papunta po siya, yung pamangkin niya, talagang nadurog sa aksidente. Hindi niya inaasahan ang bait ng pamangkin, malungsog. Alam niyo, hindi niya alam gagawin niya. And he was praying and he read Isaiah. Alam niyo, sa Isaiah 43:19, I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. And he turned that pain into another song. Alam sabi ni Don? Si Don Moen, God will make a way when there seems to be no way. Amen po? Alam niyo po, si Lorraine Klein, as in financially strained, wala nang kapera-pera, lugmok, talas kinuha niyang kanyang gitara, hindi niya maintindihan, Panginoon Diyos, wala na akong makitang kinabukasan. But he turned, again, her pain into a song. Alam niyo kung anong kanta niya? I love you, Lord. I love you, Lord. Sinabi niya lang, sabi niya, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Friends, God can turn that. Nalala niyo si Brian Dirksen? Na si Dirksen, nalugi $1 million. At ang kanyang bahay, sira. Ang ministry projects, sira. Alam niyo bigla, pasa siya, Lord, worship siya sa Diyos. Nandun siya sa Wimbledon Stadium. And he gave a song, come. Now is the time to worship. Remember the song? Come, now is the time to worship. Come, now! Ngayong nawalan ka, time to worship! Iba ang Diyos. Yet, though the fig tree, sabi niya, though the fig tree will not bud, yet I will rejoice in the Lord. It is a decision. It's a choice. Lord, kahit ang mangyari, sige Lord, decidido na ako, magpupuri pa rin ako sa iyo. Lord, pakiramdam ko, hindi mo ako tinitingnan, sasayawan pa rin kita. Na? Lord, pakiramdam ko, hindi mo ako pinakikinggan sa panalangin ko, mananalangin pa rin ako, kakatukin ko pa rin ang langit. Lord, yung boss ko, parang di ako pinakinggan, pinanalangin ko na, magpapakabuti pa rin ako sa trabaho ko. Kasi iba, ayaw mo ha? Eto, sisirain. Hindi, pagbubutihin ko palalo, dahil ang Diyos ko, hindi natutulog. Amen?
And let us end. Alam niyo kung anong kahuli-hulihan? As we rely on God, Lord, I trust in you, I rely on you, then exalt God. How can we exalt the Lord? Friends, this is an implication. To some people who are confused, nowhere to go, ang kalang tendency is to unplug. But I encourage you, praise with the church. Pag hindi mo kaya, just watch a person praising the Lord. And then you will be encouraged, kasi sabi ng Bible, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing. Now, minsan, pagka sobrang lugmok tayo, minsan, ayoko na, sige, kayo na lang. Kayo na lang, dito na lang muna ako. No! Encourage others instead. And sabi sa atin po, we have small groups, we have so many things to do. Sabi niya, praise personally, aside from the Lord, yung ganyan, corporately, as in, be personal in your praise. Huwag kang masa lang na sinabi ng worship leader. Diba, minsan yung worship leader, tumasalang talang pang ganyan, no? Huwag mo siya intindihin. Kayo dalawa ng Diyos, mag-usap kayo. Mag-usap kayo. Gawin mo yung personal na tagpo mo sa Diyos. Huwag mong pakialam, Lord, di ko alam yung kanta. O di, huwag mong kantahin, hindi mo alam. Habang kumakanta siya ng, ano, ng kantang, come, come, let us, now is the time to worship. Sabi mo, Lord, I love you, Lord. And I lift my voice. Kasi gusto mong personal eh. Kaya hindi lang mag-usap. And I will rejoice, kasi sabi ng Lord, kapansin mo sa Habakkuk, and praise with a new song. You know why? Look at the word. Yung pangalan ni Habakkuk, wrestling. And it also means embrace. From chapter 1, he wrestled with God. Then in chapter 2, he waited on the Lord. And on the third chapter, he embraced God himself. And sabi niya, you are my strength. You, O Lord, is my strength. Alam niyo, you know that you are fresh with God because you have a new song to the Lord to sing. Hello? Meron ka pa bang kanta sa Diyos? Is it still a new song? Ito ba'y bago ng awitin sa Diyos? Naunawaan po. Bagong papuri sa Panginoon. Doon realize words are not enough to praise God, but there would always be a new song to express praises unto the Lord. Let me just end. Naalala ko, when I was younger, I used to hear songs, Amazing Grace ng diretso. Amazing Grace, how sweet. Talagang diretso-diretso. Ang sabi ko, Lord, parang nakakasawa na pala yan. But another new breed of generation came. There is a new song to the Lord. Same lyrics, but with a different way of singing. Amazing Grace, how sweet the sound. So, woohoo! A new song to God. Pero same lang yun ah. Biglang meron na nang paribago. Amazing Grace, how sweet the sound. Aba, ni rap. Friends, sing a new song to the Lord. That's how we can turn our pain to praise. Put our, lay down your request, turn your nagging pain to song, and exalt God forever. Shall we bow down our heads in prayer? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I know, God, that our encounter with you is personal. Unless you meet with us individually, Father, everything that we have talked about would be just a theory and never to become practical. So I pray, Lord, that none of us will leave this place, Father God, taking that theory, but allow each and every one of us to have a personal encounter with you. And friends, it's now up to you to ask the Lord to personally lay down your request to God. And if you have any pain, you cannot just turn that pain into song unless God would replace that pain or that mourning into dancing before God. And friends, you can never exalt God unless you personally submit yourself to Him and have a personal, as an invitation, accepting the very invitation of Christ to be with Him, to exalt God forever. Thank you, Jesus, and I pray, Lord, to accomplish that to each and every one of us. And Father, we thank you that no matter how painful we are going through, Father God, in life, we can still praise you. We will still rejoice. In Jesus' name we pray. Amen.